Nagsagawa ng bloodletting program o blood donation initiative ang Central Luzon Conference Area 10 Adventist Community Services. Ito ay kanilang ginanap sa Paranaque Central Adventist Church sa pakikipagtulungan ng Adventist Medical Center Manila upang tumugon at makibahagi sa pagtulong sa mga taong nangangailangan ng dugo. Nagbabalik si Don Gonzales para sa Balitang May Pag-asa. Area 10 ng Central Luzon Conference nagsagawa ng bloodletting ministry nitong nakaraang linggo sa Paranaque Central Church na may temang Mula sa Puso. Sa panguna ng Adventist Community Service, mga pastors ng Area 10 at katuwang ang Adventist Medical Center Manila ay naging matagumpay ang nasabing aktibidad na isinasagawa kada apat na buwan. Nais po nating pasalamatan ang ating Panginoon sa programa ng Area 10 Adventist Community Service na ito po'y ginagawa natin every 4 months, at nakita po natin kung gaano kaganda ang naging bunga nito sa mga kapatiran. Ang mga dugo na malilikom mula sa mga donor ay maibabahagi sa mga pasyenteng nangangailangan, tulad ng mga cancer at kidney patients. Ang benefits po nila sa pagdo-donate ng dugo, sila po ay natetest yung dugo po nila, no, natetest para po sa mga nakakahawa na dugo. Kaya minsan kung di nila alam na may ganito silang sakit, nalalaman po nila kasi nakakontakt sila. Higit sa lahat, ang benefit po talaga nila ay meron po silang parang sense of accomplishment na nakatulong po, no, sa mga ibang tao na nangangailangan talaga ng dugo. Isa sa mga nakilahok at nagkaloob ng kanyang dugo ay si Rhea May Sabalo na nagbahagi ng kanyang naging karanasan bilang isang first-time blood donor. Medyo kinakabahan kasi first time nga. Pero parang ang saya na makakatulong tayo sa mga nangangailangan ng ating dugo. At happy ako na ngayon nalaman ko na pwede pala ako mag-donate anytime. Sabi ko, so praise God. Purihin ng Panginoon sa ganitong klase ng programa kung saan nagkakaroon ng pagkakataon ang mga kapatiran na maging pagpapala sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang dugo. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako si Don Gonzales, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News.